Isa na namang achievement. Dalawang kapamilya shows, tinalo ang mga programa sa Asia. Tingnan ang mga detalye. Ang palabas na Everybody Sing ng ABS-CBN, isang community singing game show na hosted ni Vice Ganda, ay muli na namang nagdulot ng karangalan sa Pilipinas matapos tanghaling Best Original Game Show sa Content Asia Awards. Ito'y sumunod sa tagumpay noong 2021 ni Vice Ganda sa Asian Academy Creative Awards kung saan siya ang nagwagi bilang Best Lifestyle Entertainment Presenter para sa unang season ng palabas na Everybody Sing. Nominado rin ang palabas sa Venice TV Awards sa Italy noong 2021 sa Light Entertainment category kasama mga palabas mula sa UK, Brazil, Japan at Qatar. Bukod sa Everybody Sing, ang pelikulang An Inconvenient Love na pinagbibidahan ni Donny Pangilinan at Bel Mariano ay nag-uwi rin ng parangal mula sa Content Asia Awards nitong Webes na nanalo lang Best Asian Feature Film Telemovie. Kabilang din sa mga nominado ng ABS-CBN ang primetime series na Dirty Linen na kinilala bilang Best Asian Drama for a Single Market in Asia. Samantala, ang Flower of Evil na pinagbibidahan ni Lobby Po at Piola Pascual ay naging kandidato sa Best TV Format Adaptation Scripted sa Asia. Sa kasalukuyan, nasa ikatlong season ng Everybody Sing kung saan itinaas ang jackpot prize sa 2 million pesos at pinalakihan ang bilang ng songbayanan sa 100 katao. Ang season 3 ay nagtatampok din ng mga celebrity guests tuwing weekend na kakanta kasamang resident banda 6-part invention. Napapanood ang Everybody Sing tuwing weekend ng 7 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2C at TV5. Ito rin available sa I1TFC at TFC. Bago ideklara ang mga nanalo, ang revenge drama series na Dirty Linen nga ay nakuha ang nominasyon para sa Best Asian Drama for a Single Market sa Asia, samantalang ang Flower of Evil na pinangungunahan ni Lobby Po at Piola Pascual ay naging nominado sa Best TV Format Adaptation Scripted sa Asia. Ang Dirty Linen ay isang palabas sa telebisyon sa Pilipinas na drama, ipinalabas ng Kapamilya Channel. Itinatampok nito si Janine Gutierrez, Shanju Marudo, Seth Fidelin at Francine Diaz. Ang programa ay dinirek ni Naonat Diaz at Andoy Ranay. Inulansad ang palabas ng January 23 this year sa primetime bida ng network, Jeepney TV, A2C Channel 11 at TV5, pati na rin sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at Kapatid Channel. Ito'y pumalit sa Family Affair sa oras nitong datina at ang reruns ng Flower of Evil. Ang I1TFC show mula sa Thai company na GMMTV naman na Never Let Me Go ay naging nominado din para sa Best LGBTQ+ Program Media in Asia. Ang Never Let Me Go isang Thai series sa telebisyon mula sa Thailand na dinirek ni Jojo Tekakron Pokratong. Ang mga bida nito ay sina Puwin Tangsak Yuen at Pon Naravit Letra Toksum. Sa ika-apat na edisyon nito, inorganisa ang taunang event ng Content Asia, isang 15-year na information platform na naglalayong magbigay ng kaalaman tungkol sa content environment sa Asia. Noong nakarang taon, ang The Broken Marriage Vow, ang adaptation ng ABS-CBN ng hit global drama ng BBC na One na Dr. Foster, ay nanalo ng Best TV Format Adaptation Scripted sa Asia Award, tinalo ang mga nominado mula sa Thailand at Hong Kong. Si Jody Santa Maria ang bida ng palabas at nominado rin sa Best Female Lead in TV Program category ang tumanggap ng award para sa serye, kasama ang producer na si Kylie Manalo Balagtas. Ano ang iyong komento o kaugnay dito? Shoutout tayo kina Karel Kong at kay Perla Cruz! I-comment mo lang ang inyong opinion sa comment section at huwag kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang busygram.net para sa mga latest happenings.